Welcome back to my channel. It's me again, Giselle, your Hikay farmer. Episode ng ating pig farming, kung paano ang pag-aalaga ng inahing baboy mula pagbubuntis hanggang makapagpanganak na ito. Pero bago yan, sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa pag-unlad ng inyong negosyo, lalong-lalo na ang pagmamanukan, pagbabaka at pagbababuyan. Ito po ay base sa aking kaalaman at karanasan. Binabati ko po ang lahat ng aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So mga ka-farmers, andito na naman tayo ulit sa ating munting babuyan upang tatalakayin kung paano ba ang pag-aalaga ng buntis na inahing baboy hanggang ito ay makapanganak na. Meron kasi tayong mga ka-farmers na panay ang tanong, lalo na yung mga bago pa lang sa pagbababuyan, kung paano ba ang tamang pag-aalaga ng inahing baboy mula pagbubuntis hanggang makapanganak na ito, para ito ay magiging productive ng matagal-tagal at mapakinabangan ng lubos. Pero bago natin alamin ang tamang pag-aalaga nito, alamin muna natin ang tamang pagpapalahi sa ating napiling dumalagang baboy. At alamin din natin ang indikasyon kung ang isang gilt ay handa na upang maging inahin o palahian. Ang mga dapat tandaan sa pag-iinahin, ang pamamaga ng ari at pagkukolekta ng malagkit na likido ay tanda na ito ay pwede ng pabulugan o palahian upang maging isang ganap na inahin. Ang mga dapat tandaan bago pakastahan ng ating mga inahin baboy, sa pangatlong araw na makikita natin ang pamumula at pamamaga ng kanyang ari, maaari na natin silang pakastahan. Pwede itong gawin sa umaga o hapon. Ito ang tinatawag na standing heat. Pwede natin itong sundan sa ika-apat na araw sa umaga at ating titiyakin na huwag pakainin kapag sila ay pakakastahan sa araw na yon. Kung kailangan talaga na pakainin, paunti lamang ang ibigay. Ito ay sa loob lamang ng 24 oras. May dalawang uri ng pagpapakasta sa ating inahin. Ito ay ang artificial insemination o ang normal na pagbubulog kung saan gumagamit tayo ng barako. Ano ang pagkakaiba sa dalawa? Marami na ang gumagamit ng artificial insemination dahil mas matipid ito at mas practical. Ang bayad sa artificial insemination dito sa amin ka-farmers ay nasa 600 to 800 pesos lang. At marami din ang nagsasabi na marami ito kung magbigay ng biik. Maybe sa experience nila, kaya sila nakapagsabi. Kami ka-farmers, meron na kaming bad experience sa artificial insemination, kaya di na kami gumagamit nito mga 5 years na. Ngunit, kapag ang ating inahin ay tinatawag na silent heater, o hindi natin nadidetect kung kailan sila nag-heat, dito natin magagamit ang normal na insemination o normal na pagbubulog dahil ang mga barako ay naaamoy nila ang mga heat na inahin. Pasensya na kayo ka-farmers kung maingay yung mga katabi kong baboy. At mas prefer ko din ka-farmers ang gumagamit ng barako. Dito sa amin ka-farmers, ang bayad sa barako ay isang biik kapag makapanganak na ang inahin.
So, tandaan nating mabuti na ang mga gabay na ito ay magagamit natin upang i-monitor ang ating mga alagang dumalaga at maihanda sila sa pagbubuntis. Ngayon ka-farmers, alamin natin ang tamang gawin sa pagbubuntis ng ating mga inahin. At alamin din natin ang tama nating gawin kapag sila ay nanganak na. Para malaman natin kung matagumpay ba ang pagbubulog, maghihintay tayo ng 21 days. Kapag sa loob ng 21 days ay hindi na nag-hit ang ating mga alaga, ito ay buntis na. Pero kung ito ay nag-hit ulit, so, kailangan natin napabulugan ulit. Alam nyo ka, farmers, base po ito sa aming karanasan. Kung kayo ay nag-AI at hindi successful, advice ko po sa inyo na gumamit po kayo ng barako sa pangalawang pagbubulog. Sa unang araw ng pagbulog ka, farmers, hanggang tatlong araw, magbigay lamang kayo ng 750 grams to 1 kilo na feed sa isang araw. Sa ikaapat hanggang 30 days, magbigay lamang po ng 1.5 kilograms per day. Sa 31 to 90 days, magbigay lamang po ng 2 kilo per day. Sa 91 to 110 days, magbigay lamang ng 2.5 kilograms to 3 kilos per day. Sa 111 days, magbigay lamang ng 2 kilograms per day. Sa 112 days, magbigay lamang ng 1 kilogram per day. Hanggang sa 113 days. Advice ko sa inyo ka-farmers na gumamit kayo ng gestating kapag buntis na ang inyong inahing baboy at lactating naman kung nagpapasuso na. Sa ikasyam na araw ng pagbubuntis ka-farmers, tayo ay magpabakuna ng anti-parvo upang ang biik ay mananatiling buhay, huwag mamatay sa loob ng sinapupunan. Experience namin to ka-farmers noong bago pa kami, salang ang buhay na biik. Lahat ay patay dahil sa parvovirus. Ang parvovirus po ay tumatama sa ating inahin at ito ang dulot o sanhi ng pagkamatay ng mga biik sa loob pa lamang ng sinapupunan. Ang appearance nito ka-farmers ay nangingitim na hindi mga na-develop na biik. Tandaan natin ka-farmers na pag expected date na ng kapanganakan ng ating inahing baboy, huwag nating bigyan ng maraming pagkain kasi mahihirapan siya sa panganganak kapag ito ay busog. Isang paalala para sa ating lahat, kapag ang ating inahing baboy ay nabulog na, huwag tayong gumagamit ng mga synthetic antibiotics dahil ito ay magdudulot ng kamatayan sa mga biik sa loob ng sinapupunan. At habang sila ay nagbubuntis o nanganganak at nagkaroon kayo ng problema, maaari po kayong tumawag ng technician kapag hindi ninyo alam ang gawin upang matulungan kayo at hindi makalala ang sitwasyon. Ang mga inahing baboy po ay nagbubuntis sa loob ng 114 days o 3 buwan, 3 linggo at 3 araw. Ito kahaba magbuntis ang inahing baboy ka-farmers. At sa panganganak ng ating inahin, ang pagmamasahe sa kanilang dede ay makatutulong upang makapaglabas sila ng hormones na oxytocin upang mas mapabilis ang kanilang panganganak. May mga pagkakataon ka-farmers na mahihirapan ang ating mga inahin sa panganganak. Tayo ay dapat handang tumulong dito. Maghanda lamang tayo ng malinis na basahan, mainit na tubig, alcohol o baby oil. Para kung sakaling mahihirapan sila, tutulungan silang dukutin ang mga biik sa loob. Pagkatapos nitong manganak at lumabas na ang placenta, maaari kayong magbigay ng antibiotic. Tandaan nyo po, sundin nyo lang po ang proper dosage na nakasulat sa label ng antibiotic kasi iba-iba po yan pag iba rin ang brand. Pero, meron ding herbal remedy para dyan. Maaari kayong magbigay ng 50 ml na katas ng oregano upang ito ay magsilbing proteksyon sa maaaring impeksyon na dala ng kanilang panganganak. Pagkatapos mga naka-farmers, painumin din ito ng maraming tubig bago pakainin upang mapalitan ang mga likidong nawawala dahil sa panganganak. Hindi naman mahirap ang pag-aalaga ng inahing baboy ka-farmers. Sundin lamang ang tamang nutrisyon at tamang pagpapakain upang ang inahin at ang biik sa sinapupunan nito
ay lumaking masigla at malusog. So, sana makatutulong po sa inyo ang videong ito, ka-farmers. So, mga ka-farmers, ipapakita ko po ngayon ang isa sa aking mga inaing baboy bago pa lang siya nabulugan. So, ito yung isa sa mga inain ko, ka-farmers. Sa ngayon kasi, tatlo lang ang inahin ko. Pero merong sumusunod na dalawang dumalaga. So, ayan siya. Bago lang siya nabulugan. Sana, palagi nyo akong subaybayan sa aking pagbababuyan, pagmamanukan at pagbabaka. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-like, share at subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa pag-unlad ng inyong negosyo. Pwede din kayong mag-leave ng comment sa ibaba kung sakaling meron kayong mga katanungan. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.